isang mapagpalang linggo ang aking paabot sa inyo guys. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At sa mga baguhan na papadaan sa ating channel, subscribe ka natin po at paki-on ang bell para palagi kang updated. At sa mga datian, siyempre maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, at meron po ulit tayong mga coins na ipakikita na ibinabahagi ng ating mga viewers para ma-share sa lahat. Ayan, ang unang coin kay Emilio Comia. Sabi niya, gandang gabi sir, pakitingin mo naman kung legit ba na error itong 10 piso na to. Salamat. Tingnan natin ang mga coins. 10 piso by Metallic 10 piso BSB series year 2002. So error coin na naman. Halos karamihan ng pinakikita nila mga error coins. Alam niyo kasi dito sa mga error coins, very interesting kasi ang pagko-collect ng mga error coins, you know. Maraming kasi mga error coins ang agri-resulta sa mga coin. Kaya ito nagiging special kagaya ng kanyang 10 piso. Meron na po ako nakita ng gantong error na halos kakambal nito. Pero sa commemorative 10 piso po. Kung sino yung nakakita dyan, kung maaalala nyo po, ganyan, di po ba? Sumunod naman kay Paul Pardo. Itong kanyang mga coins na pinakikita, ano, 10 piso 2017 NGC. Ito po yung semi-hard to find na 10 piso. Ayan. Mag-e-effort ka kung gusto mong makakuha nito para maidagdag mo sa iyong mga kinokolek. At sumunod kay Paul Pardo pa din, 10 piso 2014. Ganon din ito, semi-hard to find itong mga BSP series na ito year 2014. Katulad din ito ng 2016 eh. Ayan, ako nga po ay meron lamang na tigiisa nito 2014 and 2016. Next kay Cram A Nusap, no? Sana mapapansin mo po, pa-check naman po. Salamat, God bless. Salamat din Karam sa pag-share ng iyong 10 piso din ito by Metallic 2050 naman. Makikita nyo, no? Error coin din. Kasi yung mukha ni Andres Bonifacio dito, blanco eh, no? Tingnan nyo, di ba? Hindi kagaya kay Apolinario Mabini. Kitang-kita pa, eh, no? Pero mayroong bukol doon kay Apolinario Mabini sa noo. No, error coin yan. Mga extra metal chip yan eh. At die adjustment strike error din itong 2015 mo. So, 2 error in 1, no? Nga lang, mababa lang yung level ng kanyang pagka-error. Pero, pwede po nating i-collect. At maaari din may gustong bumili nito. At kung kahit man ako eh, no? Kung gusto kong bilhin ito, magko-comment ako at baka mayroon din magka-interest, mag-comment lang kayo, tingnan nyo lang sakali may online Facebook page. Magtingin-tingin kayo doon at meron nga tayong patunay, no? Ito nga si Michael Sanz. Ayan, no? Nag-post siya. Sabi niya, buying 1 peso, 2010, dye-3 post-mint condition. Ibig sabihin niya, yung maganda, no? Yung halos mint luster ang itsura. 2010, dye-3 guys, variation po ang kanyang hinahanap. At meron po tayong hawak niyan, ngayon lang iilan lang. No guys, no? So alam nitong si Michael na may mga variation sa mga BSP series coins. Kaya siya naghahanap pa. Hintay ka lang dyan at marami pong may hawak nyan. May mga nag-share na nyan sa ating Facebook page. At hintay mo lang, baka meron kang makatransaction dyan. At patunay po ito na meron po talagang bumibili ng mga coins. Hindi nga lang ganun kadalas. No? Sabi ko nga, hindi palagi ang bilihan dito. Makakachembo ko lang, minsan hindi mo inaasahan kung saan dumarating. Yan. Sumunod kay Edmundo Yago. Yung ganito boss, tingnan natin. 5 piso BSP series. Error coin na naman, merong highlights na pula dyan. Oh. Tingnan nyo guys. Oh, ano sa tingin ninyo? Error, di ba? Ayan o. Oh. Kailangan masanay na din po kayo tumingin ng mga error coins. At yung mga man-made errors. Hindi kasi lahat ng makikita natin na pag nag-iba itsura ng barya, isipin natin error. Yung iba po dyan eh, damage. So, meron kasi mga damage coin na nagmumukhang error. Ayan pa isang picture. Ang coin ni Edmundo, no? Off-center ito eh. Yung mga ganyan, off-center error po yan. Makikita nyo naman eh, no? Ayan.
So legit error nga lang, hindi na ganun kaganda, pero 2017, 5 ISO year 2017, mababa ang mintage na mga yan, katulad din ng year 2016. Hindi rin tayo basta-basta makakakuha nito. Diba? Gawa-gawa ng effort para makakuha ng mga year 2017. At sa aking pagkakaalam, meron na pong value ito eh. Sa may Endotomista, no? At yung mga hindi pa nga familiar sa Endotomista, doon lang kasi ako lagi tumitingin ng mga guide. No? Mai-recommenda natin yan. At marami na rin akong ginawang mga content. Guys, na halos lahat ng value or yung percentage sa Lemista ko tinitignan. Sumunod, kay Ordinal Limura, PTPA. Idol, pakikilatis naman po anong klaseng error po ba to. Idol, maraming salamat po sa kasagutan. God bless. God bless din. At ito na po yung ating last coin. Yung ating main coin. Ayan. Kita nyo. Diba? Damage o error? Kayo nga tanongin ko, guys. Kaya ako muna kayo magpasya bago ako mag-comment. Comment muna kayo. Tingnan nyo, error coin ba? Or damage coin? Ayun yung reverse, so ayos na ayos. Pag tinignan mo sa reverse, ano nangyari? Sige nga po, guys. Error coin or man-made, no? So, alam niyo po, sabihin na natin, maraming beses na nating pinakita yung mga ganyang errors. Strike through grease error. Ayan. So, grease error din po ang iyong coin. So, salamat sa pag-share. At itong ating main topic natin, ang barya mo. So, shout out sa inyo at dun din sa ibang mga nagbahagi ng kanila mga coins. At dun sa mga gusto din. Huwag na kayo mag-atubili, guys. Pakishare lang sakali may online Facebook page community. Yung mga malino picture. Or kung video naman, dapat ganito po. Kalinaw para ma- kapag naisama natin sa video, syempre kitang-kita natin eh, yung mga error coins or mga yung mga kahit hindi error, basta mga uncirculated dyan, no? Mga hard to find coins. I-share nyo. Kung gusto nyo magbenta, pwede po dyan sa ating page. Kung gusto nyo bumili, pumunta lang kayo sa ating page. Isa-isahin po ninyo yung mga coins doon at mag-comment lamang kayo. Alright guys, maraming salamat po muli. Araw ng Linggo ngayon ha. Ayan. So, hanggang bukas, Lunes, antayin nyo ulit. Meron po tayo yan. Pinipili po natin. Halos araw-araw tayo mag-update sa inyo. At huwag na huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, guys. Hanggang sa susunod po. Pagpalain po kayo lahat.